kung man pinapanood tong video na to, sana masaya ka. And I hope you learned subscribe and like this channel para updated ka sa mga patuloy natin sa aking vlog. From last vlog, so, ng hours, integers, kung naalala nyo yung grade 6 nyo, elementary days, or high school days, positive 2 is equals, ganun. Don't stay out. Thank you, and see you later. Nga pala sa ating integers, pag like sign, parehas yung sign nila, like sign minus mo, year, number, copy mo ang sign. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening. Kung anong araw mo man pinapanood tong video na to, sana masaya ka, and I hope you learn something from today. So, by the way guys, my name is Jeller Rodriguez, and you're watching my channel, Jeller D. Rodriguez. So, please subscribe and like this channel para updated ka sa mga bagong videos na tulad nito. So, ayun guys, ito yung pagpatuloy natin sa aking vlog from last vlog. So, last vlog, sinabi ko na aansiran ko na yung question ni Sir Benedict na time to time kung paano mag-compute ng hours, time to time. Kasi tinatanong niya sa akin yung NWC passage and pilot on board niya, kung anong ilang oras daw yun. So, makikita natin yun mamaya. So, stay tuned lang kayo, don't stay out. Then, next is, i-explain ko din about yung integers. Kung naalala nyo yung grade 6 nyo, elementary days or high school days, na paano mag-compute ng integers. Yung, kung di ako nagkama, yung function relation ba yun? Or, basta integers na tawag dun eh. Yung example, negative 1 plus positive 2 is equals, ganun. Then, negative 2 minus positive 1. Yung ganyan, sir. So, kaya, stay tuned. Don't stay out. Thank you. And see you later, guys. So, hello guys. Sa mga nakaalala nga pala sa ating integers. So, ito, supposedly, itong subject na to is for elementary days or high school days. Kasi ito po yung pretty basic na mag-compute ng addition, subtraction, multiplication, and division using the integers, yung mga may negative sign at positive sign. So, pag walang sign po, tulad nito, mga walang sign, understood po na positive sign. Yung mga may negative sign, yun yung mga negative sign. So, umpisa natin sa addition. Sa rule po ng addition, yung technique ko po dyan, sa rules po daw ng addition, pag like sign, parehas yung sign nila, ipa-plus, i-add. Pag unlike sign, minus ka. So, yan lang po ang rules sa addition. So, gaya nito, 3 plus negative 4. So, unlike sign sila, ang labas niya is minus. So, magma-minus ka. So, 3 plus negative 4 is equals to negative 1. So, ito pala, unlike sign, minus mo, then copy the sign of bigger number. Bigger number. Okay, I hope naiintindihan nyo. So, tulad din ito, unlike sign, magma-minus ka, then copy the higher number, copy mo ang sign ng higher number. So, negative 2 plus positive 5 is equals to positive 3. Then, negative, ito, pareha sila ng sign, magpa-plus ka, so, negative 7 plus negative 8 is equals to negative 15. Tama ba? Negative 15. Then, unlike sign again, negative 9 plus positive 5 is equals to negative 4. So, ma-minus mo sila 4, then copy the bigger number. So, i-check natin sa calculator. So, 3 plus 4, negative 4 is equals to negative 1. So, tama tayo. Then, 2 negative plus
positive 5 is equals to 3. Tama tayo. Then 7 negative plus 8 negative is equals to negative 15. Tama ulit. Then 9 negative plus 5 positive is equals to tama ulit. So laging tatandaan na pag unlike sign i-add, pag unlike sign i-minus, then copy the bigger number nga kung ano yung sign niya. So tapos na tayo sa addition. So dito naman tayo sa subtraction. Sa subtraction, maraming naguguluhan dito kung paano daw computing. Pero para sa akin, sir, mas madali lang. Ang technique lang, lagi nyo lang tatandaan itong rule ng addition. Pag lagi mo itong nalalaman yung rule ng addition, kayang-kaya mong computing itong subtraction. Kasi, ang technique lang dito, sir, is kukopyahin mo siya ulit. 20 minus 5. So unlike sign, palitan mo to siya ng sign yung dito sa kabila. So pag positive siya, magiging negative na siya. Then follow the rule of addition. So pag ang rule ng addition, pag unlike sign, magiging i-minus mo, di ba? I-minus. Then copy the rule, oh. Copy the bigger number. So 15. Then negative 5 minus positive 6 magiging negative 6. So anong rules? Pag rules ng addition is pag like sign i-add. So parehas ng sign, i-add mo sila, di 11, tapos copy the rule of higher number. Then dito naman 14 minus negative 17 magiging positive 17. So pag like sign, if a plus, so 14 plus 17 equals to 31. Then negative 19 minus negative, ang negative magiging positive 30. So follow the rules of addition. Pag unlike sign, ima-minus. Pag like sign, ipa-plus. So 19 negative minus 30. So meron siyang negative 49. Okay, I hope na-gets you guys. So, iti-check natin using the calculator. So, 20 minus 5 is equals to, so, 15. Tama. Then, 5 negative minus 6 minus 6 equals to negative 11. Tama. Then 14 minus 17 negative is equals to 31. Tama. Again. Then 19 minus negative 30 is equals to 11. Ah, okay. Kamali pala tayo, guys, kasi hindi ko siya sinama dito kanina. Hindi ko nilagyan ng negative to. Okay. Negative 11 pala to. Ah, 11. Unlike sign, ma-minus, then copy the higher number. So, ayok, naintindihan mo. Makakalito rin minsan, no? Kaya, itong subtraction lang, kailangan kabisaduhin mo yung rules ng addition. Tandaan nyo lagi yung rules ng addition. So, dito naman sa multiplication. Sa multiplication, guys. Sa multiplication. Ang multiplication at division, parehas lang sila ng rules.
pag like sign is equals to positive. Pag unlike sila equals to negative. So ito, titingnan mo lang parehas ng sign, the meaning positive, then equals to 12 times 4 equals to 48. Then ito, unlike sign, automatic negative agad yan. So negative 3 times 10, so 30. Negative 3 times 10, so negative 30. Then ito, unlike sign again, negative yan, automatic yan. 20 times 20 negative equals to negative 400. Dito rin sa division. So unlike sign, negative agad yan. So 14 divided by 5 negative, so 2.8 negative. Then dito unlike sign, negative ulit yan. So 20 negative divided by 10. Mali. 20 negative divided by 10, meron kang negative 2. Then 8 negative divided by 12 negative is equals to positive. Kasi pares ng sign, positive 0.66666. So, I hope guys natutunan nyo at na nalaman nyo yung integers. Medyo nakagulo, pero dito sa multiplication division, madali lang to. Huwag nyo nang intindi ito kasi ang titingnan nyo lang is yung mga sign. Pag parehas ng sign, positive. Pag unlike yung sign, pag hindi sila parehas, negative agad. So, ito na lang. Lagi mong tatandaan yung rule ng addition. Like sign is to add. Unlike sign is to minus. Then copy the bigger number, the sign of the bigger number. Then the subtraction, kung ito naging positive, gagawin mo siyang negative, then follow the rules of addition. So, I hope may natutunan kayo guys, and thank you! Then, ito naman tayo sa tanong ni Sir Jackie Benedict Vivar. 1 month ago pa to, sir, pero sorry, ngayon ko lang na sagot yung tanong mo. Sir, paano mag-compute ng time to time? Example po is end of sea passage is 1336, then pilot on board is 1824. Paano po yan, sir? So, by the way, sir, mas madali lang po tong computing. Ito po, paano mag-compute. So, yung kukunin mo, yung given mo is yung end of sea passage is equals to 1336. So, pagpalagay na lang natin, sir, same day po ito. Same day lang po, or lagay natin same day na lang siya para hindi kayo mahirapan. Then, yung pilot on board mo is 1824 hours. So, ang pag-compute niya, sir, madali lang. Madali lang po yan, sir. So, lagay mo yung 1824 hours, then ima-minus mo sa 1336 hours. So, i-categorize mo siya ngayon. Ito is hour, then ito is minutes. So, in 1 minute, meron kang 60. In 1 hour, there are 60 minutes. So, ngayon, 24 minutes minus 36 minutes, it cannot be, di ba? So, maghihiram ka ngayon dito ng 1 hour, lalagay mo dito, magpa-plus 60 ka. So, kung bakit 60? Kasi in 1 hour, there are 60 minutes. So, ngayon, ipa-plus mo siya, 60 plus 24 is equals to 84. Magiging 84 na to ngayon. Then, minus 36. Minus mo sa 36. So, meron kang 48. So, ngayon, dito na, 17 minus 13. So, 17 minus 13 is equals to 4. So, meron kang
4 hours and 48 minutes. Ngayon, kadalasang tinatanong, gagawin mo din tong hour. So, kakonvert mo siya ngayon, minutes. So, in 1 hour, there are 60 minutes. So, ngayon, 48 times 1 hour divided by 60. So, magiging 0.8. Then, cancel out. Cancel out. Ang matitira is hours. So, mayroon kang 0.4.8 hours. So, I hope, sir, nasagot ko yung tanong mo kung paano computin yung oras time to time. So, thank you for watching, and kung mali po ako or kung hindi po ito yung hinahanap yung sagot, paki-comment na lang po or paki-message ako. Maraming salamat po. Hello guys, welcome back. So, I hope you learned something from today, and thank you for your time to watch my videos. So, sa mga gusto mong tulungan na hindi pa nakakaintindi about sa mga in-explain ko today, please share my videos. I-send mo sa kanya para makatulong din tayo sa ating kapwa Marino. So, see you guys. Thank you very much. See you in my next vlog. Bye-bye.